Ituro mo kung sino mga korap. Yan ang hamon ni Pangulong Duterte kay Senador Manny Pacquiao. Kasunod ng sinabi nito, mayroon pa rin katiwalaan sa pamalaan. Nagbanta rin ang Pangulo na kung hindi raw makakapaglabas ng listahan si Pacman, sasabihan niya ang taong bayan na huwag iboto si Pacquiao dahil isa siyang sinungaling. Nasa frontline ang balitang yan si Mian Los Baños. Magkaalyado, magkapartido. Chairman ng PDP Laban si Pangulong Rodrigo Duterte, presidente naman Senador Manny Pacquiao. Ang magkasangga noon, magkabangga na ngayon? I am challenging him. Ituro mong opisina na korap. Do it, because if not, I will just tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. Hamon yan ng Pangulo kay Pacquiao na giniit kamakailan na gusto niyang wakasan ng korupsyon sa gobyerno sakaling kumandidato siyang Pangulo. Sa programang Ted Filon at TJ Chacha sa Radyo 5, sinabi ni Pacquiao na mas malaking problema ang korupsyon kaysa illegal na droga. Sa ngayon ho ba, sa ano ho ngayong impormasyon, anong alam nyo, saan pa rin talamak ang korupsyon sa bansang ito? Alam mo, grabe, systematic talaga ang corruption dito sa ating bansa, hindi lang sa elected officials, kundi lahat ng mga appointed o government officials na nandiyan. Kung kilala naman daw pala ni Pacquiao ang mga korup sa gobyerno, maglabas daw ng listahan ng senador. Dahil kung hindi... Pag hindi mo nagawa yan, araw-arawin kita, I will expose you as a liar. Kakalabanin kita panahon ng eleksyon. Pag hindi, I will just be another son of a b**** playing politics. Wala ka namang sinabi noong all these years, puro ka praises ng praises sa akin. Tapos ngayon sabihin mo, corrupt. Kung meron man daw mga opisyal na corrupt, malamang mga trabahador daw yan noon pang panahon ni na dating Pangulong Ninoy Aquino at Gloria Arroyo. Ipinunto rin ni Duterte na marami na siyang sinibak sa gobyerno na sangkot sa katiwalian. Para naman sa mga kapartido nila sa PDP Laban, tama ang Pangulo. Bakit na kailangan sabihin nyo na magsalita ng ganyan na hindi man lang nakipag-usap sa mga kapartido? Ating Pangulo very passionate against corruption, tapos you will say something na ganyan. Nauna nang sinabi ni Pacquiao na noon pa siya sumulat sa Pangulo para makapag-meeting sila pero hindi raw siya sinasagot. Matatanda ang tila na etsapwera rin ang senador sa pulong noon ng PDP Laban. Sabi ng palasyo, hindi pa naisisingit si Pacquiao sa schedule ng Pangulo. Humirit po kasi si Senator Manny Pacquiao na mali yung polisiya ng Presidente sa West Philippine Sea at ngayon ay sinabi na mas maraming korupsyon sa administrasyon ni Presidente Duterte. Walk the talk, no? Kinakailangan kung may reklamo ka, sabi mo kung anong reklamo niya na ma-action na ng Presidente. Otherwise, talaga namumulitik ka lang daw si Senator Pacquiao. But I guess as far as your question is concerned, natapo na po ang sabaw, kumbaga. Sinisika pa naming hinga ng tugon ng kampo ni Senator Pacquiao pero hindi pa sila sumasagot sa aming tawag. Ayon pa sa Pangulo, marami rin daw siyang mga programang gusto pa sanang ituloy kung sakasakali. Pero nakadepende rin daw yan kung sino ang kanyang susuportahang katandem. Dahil kung kagaya daw ni Senador Pacquiao na puro kontra, baka mabaliwala lang din daw ang plano ni Pangulong Duterte. Kaya kagabi, nagpahaging na si Pangulong Duterte sa posibleng pagtakbo niya bilang Vice President sa 2022 elections. Sabi ko, it's not at all a bad idea. And if there is a space for me there, siguro. Pero kung wala akong space, everybody is crowding up, wanting to be one, Vice President, sila na lang muna kasi tapos na ako. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5.